sun on all his stars. Magsiluhod ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagsisisi. Panginoong kong Hesukristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko, ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo. At nagtitika naman akong mangumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay mata mo ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala, loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ika-apat na araw, matotoo ni Juan Bautista patungkol kay Jesus ang mabuting balita ayon kay San Juan. Pinupuri kita, Panginoon. Mula sa Jerusalem ay nagsugo ang mga Hudyo ng mga pari at mga Levita upang itanong kay Juan Bautista kung sino siya. Sumagot siya, "Hindi ako ang Kristo, hindi ako ang Elias,
hindi ang propeta. Ako ang tinig na humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus at lumapit sa kanya. Winika niya, tignan ninyo ang kordero ng Diyos. Siya ang nagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Siya'y lalong higit kaysa Espiritu sa anyong kalapati na bumaba sa kanya. Siya ang nagdinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinatutunayan ko na siya'y anak ng Diyos. Magsiupo po ang lahat. Aral, dili-dilihin natin ang pagmamahal ni Juan sa Panginoon. Wala siyang ibang layunin kundi ipakilala at ipaibig si Jesus sa mga tao bilang mananakop at korderyo at kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan at namatay sa krus na bayad sa sala ng tao. Tulad ni Juan, sinikap natin na sa wika, gawa at halimbawa ay ipakilala at ipaibig si Jesus sa ating mga kakilala at mga kaibigan. Sa ating mga kasambayan, sinisikap ng masasama na palaganapin ang masama samantalang ang mga mabubuting tao ay nakahalukip-kip ang mga kamay na walang ginawa para supilin ang masama at pairalin ang mabuti. Marangal at matuwid, ang tupa ay kordero, ay larawan ng kaamuhan, kababaang loob at malasakit para sa iba. Sinisikap ba nating tularan ang kordero ng Diyos na ipinakilala ni Juan Bautista? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. O Diyos na aming Ama, hinirang mo si Juan Bautista upang ibalita ang kaharian ni Kristo sa lahat ng tao. Buong galak, naming inihiling sa iyo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kahit na sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, hinirang mo si Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng iyong anak. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananampalataya upang makilala si Kristo at ipaibig siya sa ibang tao. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kinasihan mo ng tanging liwanag si Juan Bautista upang makilala siya bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan namin ay makilala sana ng iba ang iyong anak.
ang Panginoong Hesukristo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Tinawag mo si Juan Bautista bilang martir ng matrimonyo at kalinisan ng buhay. Loobin mo kami ay maging mga saksi ng katotohanan ng buhay mag-anak. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Magsiluhod ang lahat para sa dalit kay San Juan Bautista. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal, prekursor nga niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan, kaliwanagan ng araw, ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan. Kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Maria'ng inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balita'y tangan, siyang dumalaw na banal. Ang iyongang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusa ang pagtitiis. Mundo'y iniwanang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan ang iyong pamamagitan, dalangin nami pakinggan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyo na ngang makita, ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na. Ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyo namang sinuway, si Herodes Haring Hunghang, sa masamang kasalanan, piniit ka't pinahirapan, marungis karumaldumal, sa karsel na mapanglaw. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong liig, sa di na niya matiis, pangangaral mong mabait, buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal, ikaw ay aming sundan. Sa halimbawa mong banal, iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Pagkakato ng Panginoon, nasa sila kukunan, nasa katawan ng pagkakataon.
San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa'y may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang iyon ay walang simula at mapagsawalang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao. Subalit, anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ang pangalan mo'y bigay ng Diyos. Bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth, Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng mawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Huwag ang kanyang pangalan, huwag ang kanyang pangalan, huwag ang kanyang pangalan, huwag ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran nang pananalig sa Diyos. Nagniningning sa iyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos. Ipinaghanda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sabayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Huwag ang kanyang pangalan, huwag ang kanyang pangalan, huwag ang kanyang pangalan, huwag ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Ipagkaloob sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay sa aming bayan, lipunan at angkan ay maghari sanang lagi. Ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pwede ba yung Magsitayo po ang lahat at dadasalin natin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kailanman,
at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa paghahanda sa dakilang kapistahan ni San Juan Bautista. Mahal na San Juan Bautista, tinawag ka ng Diyos sa sinapupunan pa ng iyong ina at doon pa lamang ay binigkas na niya ang iyong pangalan. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan nang isugo kanya upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesiyas. Bunga ng aking tinanggap na binyag, may tungkulin din akong ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa pamamagitan mo, pagpalain nawa ako ng Diyos upang matularan kita sa katapatan, sa tungkulin at kababaang loob, sa pagpapalaganap ng katarungan at pagtitiwala sa kanyang habag. Tulungan mo akong akayin ang aking kapwa, lalo na ang mga nililigaw ng landas na makita ang liwanag. Magsisi sa kanilang kasalanan at talikuran ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maunawaan ng lahat ng tao na bukod sa kalinisan ng katawan, mahalaga ang kadalisayan ng puso upang karapat-dapat na humarap sa Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na araw ng ating Novena Misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng Misa ay si Reverend Father Frederick Edward C. Simon, Parish Priest ng Our Lady of Fatima Parish, Quezon City. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw ng ating nobena. Sa pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo na sa pamagitan ng kanyang mga dasal na tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at ihingi ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Hesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkan ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Roboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang sinabi ng propeta, ginawag niya ang kanyang damit,
nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano magpakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Mat sa Diyos. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay, pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang mga kapatid, ano nga ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-apat na araw na ng paghahanda ng ating nobina para sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating patron, ang kapanganakan ni San Juan Bautista. At pinagninilayan natin ang tema na sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Nung pong nabasa ko yung tema, pinag-isipan ko, ano nga ba ang dapat nating makita sa tema na ito? Una, siguro, saan ba tayo patungo sa ating paglalakbay? Ano ba ang paglalakbay na ito? Saan ba tayo pupunta? At paano tayo ginagabayan ng ating mahal na patron na si San Juan Bautista? Una, alam naman nating lahat ang ating patutunguhan. Isa naman ang ating objective, ang makauwi sa tahanan ng Diyos. Nais nating lahat na makarating sa kaharian ng langit. Unless meron kayong ibang balak, no? Unless meron kayong ibang pupuntahan. Pero alam natin, ito ang ating pupuntahan. Ito ang ating uuwian, ang tahanan ng Diyos. We are a pilgrim people going home to the kingdom of God. Naglalakbay bilang sambayanan ng Diyos upang bumalik sa tahanan ng Ama, sa kanyang pagmamahal. Kaya tayo ay ginagabayan ng ating patron na si San Juan Bautista, sapagkat alam natin ang daan patungong langit ay hindi madali. Ang daan patungong langit ay maraming pagsubok. At para makapasok tayo ng kaharian ng langit, isa ang kailangan natin, ang kabanalan. Humihiling tayo ngayon kay San Juan Bautista. Turuan tayo paano maging banal. Turuan tayong lumago sa kabanalan upang matagpuan natin ang tunay at tamang daan pauwi sa tahanan ng Ama, sa kaharian ng Diyos. At sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus, kung nais nating maging banal, kailangan matuto tayong magmahal, matuto tayong magpatawad. Ang daan patungo sa Panginoon ay kabanalan. At upang tayo ay lumago sa kabanalan, dapat marunong magmahal. Kaya nga, ang hamon at aral sa atin ng Panginoon ngayon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo. Sa utos na ito, nais ng Panginoon na palalimin natin ang ating pangunawa sa salitang pag-ibig o pagmamahal.
Para kay Jesus, ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon o nararamdaman natin na masaya. Bagkus, ito ay nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin at isabuhay ang panalangin sa pamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Para kay Jesus, ang pagmamahal ay hindi exclusive. Hindi lamang para sa mga taong madaling mahalin o nais nating mahalin. Bagkus, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbubukas ng ating puso sa mga taong nasa paligid natin. Kahit na mga sa taong mahirap mahalin, yung mga taong nakasakit sa ating damdamin, yung mga taong nagpapahirap sa atin, mahalin natin kahit na yung mga kontrabida ng buhay natin. Naalala ko po one time, may isang pari nagkukwento sa amin, no? Sabi niya, tinanong daw niya yung kanyang mga parishioners, paano ba natin isasabuhay ang utos na ito ni Jesus? Mahalin natin ang ating mga kaaway, ibigin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin sila. May nagtaas daw ng kamay. Sabi, Father, ginagawa ko po yan araw-araw. Pinagdarasal ko po yung mga kaaway ko. Araw-araw ang prayer ko. Sana kunin na sila ni Lord. Hindi naman ito ang ating panalangin. Ang panalangin natin, Panginoon, maalis ang galit sa aking puso. Panginoon, turuan mo akong magmahal katulad ng pagmamahal mo. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang tunay na pagmamahal ay nagtuturo sa ating magpatawad at umunawa. Ang tunay na pagmamahal ay nag-aalis ng galit at paghihiganti sa ating puso. Ang tunay na pagmamahal ay naghahatid ng kapayapaan at pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kapag ang ating pagmamahal ay limited lamang sa mga gusto nating mahalin, hindi natin nauunawaan ang tunay na ibig sabihin nito. Sapagkat pinakita sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. At ang tunay na pagmamahal ay pagtulad sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang magmahal sa kabila ng tayo ay masaktan. Ang magmahal kahit na tayo ay nahihirapan. Ang magmahal ay pagsasakripisyo. Hinihiling natin sa Panginoon ngayon, turuan niyo kaming magmahal upang ang aming mga puso ay maging katulad ng iyong puso. Paano ba tayo minamahal ng Diyos? Minamahal tayo ni Jesus kahit na may mga pagkakataon na nalilimutan natin suklian yung kanyang pagmamahal. Dahil mas pinipili nating manatili sa kasalanan. Dahil mas pinipili nating magtanim ng galit at sama ng loob. May mga pagkakataon na nalilimutan nating mahalin ang Panginoon dahil puno tayo ng galit at paghihiganti. Ang Panginoon, sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy tayong minamahal, patuloy tayong inuunawa, patuloy tayong pinatatawad. Kahit paulit-ulit at pare-parehong kasalanan yung ating binabanggit sa kumpisal, hindi nagsasawa ang Diyos. Patuloy tayong minamahal at pinapatawad. Ganito ang pagmamahal na hinihiling natin. Panginoon, turuan niyo kaming magmahal ng lubos, ng tapat, ng totoo. Madali ba ang utos ng Diyos? Sigurado ako hindi. Hindi naman madaling mahalin yung mga nakasakit sa atin. Mas madaling gumante. Mas madaling balikan sila. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, magmahal at ipanalangin sila. Sapagkat ang pagmamahal ng tapat at totoo ay katangian ng tunay na anak ng Diyos. Sa tuwing pinipili nating magmahal at magpatawad, na isasabuhay natin ang ating pagiging anak ng Diyos, katulad ng ginawa ni Jesus. Sa tuwing pinipili nating magmahal at magpatawad, na ipapakita at naipapadama natin ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa mga taong nalimutan na magmahal, sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong napupuno ng galit at puot. Sa tuwing natututo tayong magmahal at magpatawad, na ipapadama natin tayo ay anak ng Panginoon. Kapag pinipili natin magmahal at magpatawad,
pinapalaya rin natin ang ating mga puso sapagkat ang marunong magmahal, walang dinadalang galit. Ang marunong magpatawad, inaalis ang sama ng loob. Wala tayong unnecessary burden na binibitbit sa ating mga puso. Madali tayong makakapaglakbay patungo sa tahanan ng Diyos. Mas madali tayong lalago sa kabanalan at pagmamahal. Sama-sama tayong patuloy na maglakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Hingin natin kay San Juan Bautista, gabayan tayo sa daan ng kabanalan, sa daan ng pagmamahal, sa daan ng pagpapatawad at pagbabagong puso. Sama-sama tayo sa paglalakbay, walang maiiwan, sapagkat ipapanalangin natin ang bawat isa, sapagkat tutulungan natin ang bawat isa at tuturuan magpatawad at magmahal ng totoo. Tayo ay isang pamilya, mga anak ng Diyos. Ang magmahal ng tapat at totoo ay katulad ng pagmamahal ni Jesus. Ang magmahal katulad ni Jesus ay katangian ng pagiging anak ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagsugo kay San Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayin nawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong magmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matiyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikain at ialay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at ituloy mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hiniling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta, siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap, na nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagat-ihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Father Jeff Manlapig, nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paginapatin kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malbereng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman ang agagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain rin. Masaya nating ibahagi ang kapayapaan ni Kristo ang muling nabuhay. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapaalala tayong inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga bata 0 hanggang 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay ngayong hapong at mamayang alas 5. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na 12 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na ang mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan ng ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na yung pagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipagtangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa mga may sakit, mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ika-4 na araw ng ating pagnonobena kay San Juan Bautista at tayong lahat narito bilang isang bayan ng Diyos. Martes, pero nandito po kayo at sama-sama tayong nagdiriwang sapagkat alam ko, nais nyong magbigay pugay din sa ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam ko marami sa inyo pag sinabing naghahanda tayo sa piyesta ng Quiapo, ang sasagot, matagal pa naman ang January 9, bakit piyesta ng Quiapo? Ngunit, para sa kaalaman ng bawat isa, bagamat ang ating simbahan ay dambana ni Jesus Nazareno, ito rin po ay parokya ni San Juan Bautista. Kaya bukod sa 9 ng Enero, ang Hunyo 24 ay piyesta din natin sapagkat ito ang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pinsan ni Jesus Nazareno, ang siyang naghanda ng daan sa pagdating
ni Jesus sa Sareno. Kaya ang tunay na deboto ni Jesus sa Sareno dapat deboto din ni San Juan Bautista. Dapat may puwang din sa puso niya si San Juan Bautista, sapagkat kung mayroon mang larawan, halimbawa ng tunay na deboto ni Jesus Nazareno, sumunod sa mahal na ina kay San Jose, walang iba kung hindi si San Juan Bautista. Kaya tatandaan natin dito sa Quiapo, si San Juan Bautista ay may mahalaga at espesyal din na puwang sa puso ng bawat deboto. Kaya palakpakan din naman natin si San Juan Bautista. At salamat din po sa naging bahagi ng ating misa ngayon, ang ating Catholic Women's League, at sa ating barangay counterparts, ang barangay 307, Chairman Johnny De La Cruz, ang kanyang council at mga tanod. Salamat po. Palapakan po natin sila, Chairman. Thank you. At sa mga narito ngayon, sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na sa patnubay ni San Juan Bautista at lalo na sa kapangyarihan ng Poong Hesus Nazareno, pagpapalain sila, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At sana lahat ng pumalakpak bumalik dito sa piyesta. Sa June 24, gaya ng sabi, darating ang ating mahal na kardinal sa ganitong oras din na misa, at sama-sama po tayo dahil ang kapanganakan ni San Juan Bautista din ay kagalakan ng ating pamayanan dito sa Quiapo. At salamat po sa ating mga paring kasama din sa misang ito. Sa ngalan ng ating mga katuwang na pari, Father Robert, Father Chris, at si Father Jonathan na kasama din natin ngayon, salamat po mula sa Diocese ng Antipolo, ang Parish Priest po ng San Andres Apostol Parish, Father Rock Berdos. Palakpakan natin si Father Rock. At ang rector pa rin naman po hanggang ngayon, ang rector ng Immaculate Conception Cathedral sa Diocese ng Cubao, at kaibigan din natin, kadeboto. Lagi rin siya nandito, lalo na kapag piyesta sa Enero, Father Dennis Soriano. At siya rin po ay kadeboto. At tinanong ko kung nakapag-misa na raw siya rito. Sabi niya, hindi pa. Kaya sabi ko, tamang-tama. Dahil kung tutuusin naman po ay kapitbahay lang natin siya dahil batang San Miguel po siya. No? Kaya hindi naman siya nalalayo dito sa atin. At natitiyak ko ay may puwang din ang Quiapo sa kanyang puso, sapagkat kasakasama din natin siya tuwing piyesta ng Quiapo. At ako'y natutuwa na tayo pinagbigyan niya sa ating imbitasyon. Ang Chancellor po ng Diocese of Cubao at ang Parish Priest ng Our Lady of Fatima Parish, Reverend Father Frederick Edward Jojo Simon. Thank you, Father Jojo, sa pagpunta rin. So muli po tayong lahat, patuloy nating hilingin kay San Juan Bautista na siyang napakagandang halimbawa ng tunay na deboto, sapagkat buong buhay niya ang tunay na bida, ang tunay niyang itinuturo, ang tunay niyang kinikilala ay walang iba kundi ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Maraming salamat po at pagpalain tayo lagi ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong mga ulo habang iginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akinin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo at inyong mga mahal sa buhay ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayong itibahagi
ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.